Sabi nila, mag-anak na daw ako, parang may anak na daw ako kasi matanda na daw ako. 34 years old na ako. Ano ibubuhay ko? Eh wala nga akong ipon, wala akong pera. Abroad nga ako, pero wala akong pera. Ano gawin ko? Alam nga, mag-anak na ako dyan na wala akong pera, wala akong ipon. Ay, nako, nana, pinag-i-stress talaga ako. Na mag-anak ng mga anak daw. Ayaw lang! Mag-anak kayo ng marami dyan. Tapos magpakainin nyo ng ano, ginamus, buwad. Antindihan nyo yung ano, ginamus at saka buwad. At saka ano, uyap, araw-araw. Uyap. Kung walang uyap, tuyo, asin. Suka. Saka mantika. Diba? Pinipressure nyo ako mag-anak-anak. Kung gusto ko pala, matagal na. Bata-bata pa ako. Pero ngayon na, nagmamatured na rin ang, tumataas ang edad. Nagmamatured na rin ang isipan. May kuta ako eh. Pag umabot na 1 million ang pera ko, mag-anak na ako. Pag hindi umabot na 1 million, hindi pa ako mag-anak. Loko. Ang hirap kaya mag-anak. Tapos ang responsibilidad mo. Bili ka pa gatas, bili ka pa ng diaper, pang ubigay, pang check-up sa bata, o vitamins. Tapos pag nag-aral, o, di ba? Pinapressure niyo ako sa anak-anak na yan. Okay lang sana, mayaman ang pangasawa ko. Eh, ordinaryong tao lang naman. Mas maganda nang mag-asawa tayo, mag-anak tayo, hindi mo sarili tayong pera. Hindi yung mag-anak ka lang dyan na kahit piso, wala kang sariling pera. Ayoko nang maganon. Di ba? Dapat mo sariling pera. Para pag iniwan ka ng lalaki, hindi ka ma-stress. Kasi may pera ka, may ipanggastos ka sa bata. Di ba? Pero hindi sana, pero hindi siguro ako iiwan, char. Forever na to, char.com. Oo nga, huwag lang lang. Mahirap kasi palagi tayong abroad. Pag palagi tayong abroad, mahirap tayong makapag-asawa, mahirap tayong makapag-anak. Kasi ang buhay abroad, nag-iisa ka lang. Alam mo, makipag-live-in, makipag- ano-ano ka dyan. Ngayon na, nasa bahay man, di ba? Hirap mag-asawa pag ano, abroad. Kaya yung kadalasan, maraming matandang dalaga nag-abroad eh. Kadalasan talaga yan. Isa na ako nun. Kaya, nag-Facebook na ako eh. Malay natin. Kikita ako sa Facebook, madagdagan yung pera ko. At least, yung plano ko magkaanak o matutuloy. Charing. Diyos ko, Lord. Huwag niyo ko i-stress. Nai-stress na ako sa anak-anak na yan. Magtrabaho muna. Magpundar. O, di ba? Pundar-pundar kung anong dapat kailangan ipundar. At ako'y matulog na. Para pahinga naman. Tapos, balik trabaho na naman, di ba?